ang pananakop ng Japan ay ang panahon sa kasaysayan ng Pilipinas mula 1942 hanggang 1945 noong ikalawang digmaang pandaigdig kung kailan nilusob ng imperyo ng Japan ang Pilipinas na dating nasa ilalim ng kapangyarihan ng Estados Unidos. Habang nagaganap ang ikalawang digmaang pandaigdig, binomba ng hukbo ng mga sundalo ng Japan ang Pilipinas noong Disyembre 8, 1941. Naganap ito isang araw pagkaraang bumbahin ng Japan ang Pearl Harbor sa Hawaii at Estados Unidos. Pagkaraan ng ilang mga linggo, umatras sina General Douglas MacArthur na kasama ang pamahalaan ni Manuel L. Quezon na noon ay nanunungkulan bilang Pangulo ng Pilipinas. Pinasok ng militar ng Japan ang Maynila noong Enero 2, 1942. Sumuko ang bataan sa puwersa ng Japan noong April 9, 1942. Ang mga bilanggo ng digmaan ay pinaglakad ng mga mananakop at tinatawag na marsa ng kamatayan papunta sa isang kampo ng kapas sa lalawigan ng Tarlac. Pagkaraan ng pagbagsak ng bataan sa kamay ng Japan, nagpunta si MacArthur sa Australia. Pinalitan siya sa koregidor ni General Jonathan Wainwright upang ipagpatuloy ang pakikipaglaban hanggang sa mapilitang sumuko ang mga Pilipino at Amerikano pagkalipas ng 27 mga araw. Nagtagal ng 3 mga taon ang pananakop ng Japan sa Pilipinas. Nagtatag ang mga mananakop ng isang pamahalaan na tau-tauhan lamang nila na ang nagsisilbing pangulo ay si Jose P. Laurel. Noong Oktobre 1944, nagsimula ang pagpapalaya sa Pilipinas mula sa mga mananakop nang lumapag ang mga puwersa ni Douglas MacArthur sa Leyte. Nagproklama bilang bagong pangulo ng Pilipinas si Sergio Osmeña nang mamatay si Manuel L. Quezon. Malakas na nabomba ng mga sundalo ng Estados Unidos ang Maynila noong Pebrero 1945. Natalo ng mga Amerikano ang mga puwersang militar ni General Homa Masaharu sa lalawigang bulubundukin ng Mountain Province na napilitang sumuko noong mabigo ang mga ito at tinatangka nilang pagtakas.